Good day po sa inyo mga tol. Andito po tayo sa parking area ng Philippine Heart Center upang mag-donate po ng dugo. Opo, tama po yung narinig nyo. Mag-donate po ang inyong Buhay Driver Joe TV ng dugo dito sa Heart Center. So samahan nyo ko. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe, pindutin po yung bell button para updated kayo sa aking mga video na gagawin sa mga susunod pang mga araw. So tara, let's go. Pila po muna tayo sa blood bank dito sa Heart Center. So na ito po ay nasa second floor ng kanilang annex building. So tara, samahan nyo ako. So yun na nga mga tol, nag-build up na po tayo ng form para sa mga impormasyon tungkol sa ating kalusugan, and then nag-drug test na rin po tayo at kinuna na rin po tayo ng blood pressure para i-ready sa pagsalang sa pagkuha ng dugo. Medyo nakakakaba po pero masaya po tayo dahil makakatulong po tayo sa mga nangangailangan. So yan na po, nililinis na po yung ating braso at tinahanap na po yata yung pinaka-ugat kung saan padadaluyin yung ating dugo. So yan, medyo mahaba-haba po yung karayom nito. So yan, this is it. Go, go, go. So yan, tatalihin na ng rubber yung ating braso para palabasin yung ugat na tutusukan ng karayom para sa dadaluyan ng dugo. So let's go. Kung hindi nyo po na itatanong, mga ilan-ilan na rin po tayong nakapag-donate ng dugo, kaya medyo familiar na rin po tayo sa mga ganitong procedure. Pero sa mga kamag-anak naman po natin, sa ating sa mga mahal sa buhay, katulad sa aking asawa, open yung daan-daan mo. Kasi sir, huwag niyo pang bubuhat na mabibigat na bagay ang braso mo, tusukan mo. Okay, sige. Sa araw lang baka sa pumutok mo pa sa kasi yung madaming tubig, pahinga na po ang araw natin. Patabunod ng karayom, higa lang muna 10 minutes. Patabunod ng karayom? Sa puntong ito, medyo nagka-problema po yung ating pagkakatusok po ng karayom sa ating braso dahil medyo nailang po ako nung may inaabot na papel sa akin ng doktor para reminders lang po yung nakalagay din sa papel, pero naikilos ko po yung aking braso. So medyo nagka-problema po yung karayom, kaya inobserbahan po ng doktor at nung pag-aobserba ay nilipat, tinanggal po yung kanyang ringgilya, at then nagpa siya po yung doktor na ilipat po sa kabilang braso yung pagkakabit ng aking karayom para sa kabila ipagpatuloy yung pagdaloy ng dugo. So medyo panibagong hamon na naman pagtitiis sa turok ng karayom. So ayan, nailipat na po sa kabila yung pagkakatusok po ng karayom. So ayan, kaliwat kanan na po yung ating turok sa ating braso. So syempre, konting taste lang din dahil yan na, nandito na tayo eh. Syempre, para na rin syempre makatulong din sa mga nangailangan. At babala na rin sa mga magdudunit ng dugo. So pagka kayo po'y naturukan, so isipin nyo po na huwag ikilos yung inyong mga braso. So para hindi matulad po sa akin. So charge to experience po, kumbaga. So yan na, pupuno na po yung ating bag na 450 ml lang daw yung kukunin nila sa aking dugo. So yan,
So pagkatapos nito, yan tayo ng juice at tubig at mamon. So yan. So that's all.